Vincent Luis Ocampo. Hi Sir Vince, watching from Pampanga. Mekeni. Ano pa ba yung mga, yun lang talaga alam ko. Hello sa mga kapampangan dyan. If you only earn $2,500 per month and you don't have relatives in the US, paano po kaya makakasurvive sa rent and other expenses? Kung 2,500 ka per month, tapos twice a month ka nag sumisweldo, di ba? 1530, normally ganun naman talaga. So divided by 2, tignan ko lang ha kung magkano per hour. So yun yung 2 weeks. Kasi dalawang beses sumisweldo. I mean every week, di ba? 40 hours. So 80 hours. Divide natin by 80 para makuha natin yung per hour mo. So ang sweldo mo ay, sinabi ko na sa mga tao yun, ang sweldo mo ay $15 per hour. Per hour. Feeling ko kaya sa... Inner Drive, Michigan Express to Museum Campus. Hello guys, ayan. So, today, mag-vlog ako dito sa labas. Wala lang. May iba lang. Lamig. Dahil gusto nyo yun, di ba? May nakikita kayong mga, ano, mga ganap. So, eto na. Ayan, tingnan natin. Punta tayo ng park ulit. So, wala na yung ano dun, wala na yung snow. Tayo natin. Punta tayo. Sana safe. Diba? Safe naman dito sa amin, actually. Doon tayo magsasagutan ng mga tanong nyo. Sobrang lamig. As in, wait. Ayan. Hanap tayong spot. Sobrang dilim. Napanood nyo ba yung vlog ko? Siguro mga dalawang vlog na nakaraan na yun. Or mga tatlo na siguro. Diba yung park na to? As in, sobrang snow ngayon. Buti to no. Tingnan nyo. Ayan. Wait. Ayan, simulan na natin yung tanungan at sagutan dito sa latest video. Aaron J. Pinlock, present Kuya Vince. Ha, natuwa ako sa thumbnail. Thank you. Diana Wiza Sistina, congratulations. Thank you, Diana. Next is Nazmireya. Hi, Vince. Me again, second message ko to. Thank you for answering my first comment on your last video na yata. Lagi kita pinapanood, lalo na pag busy ako sa house chores or kapag nananay ako. No skip ads talaga. Speaking of, salamat. Speaking of artista, may nakita ka na ba dyang Hollywood stars? Ayos sa tanong eh, no? Sensya ka na, sinasamanta ko lang ang pagkakataon na kinakaya mo pang sagutin lahat ng comment. Actually, no, ngayon pa nga lang na tigte-30 o tiga-40 yung nagko-comment, parang hirap na ako mag-comment. What more kung 1,000 eh, no? 1,000? Sabi niya, "Tell sure, pag million plus na subs mo, di mo na mababasa lahat." Anyways, fave ko kasi na Netflix now ang The Blacklist at New Amsterdam. On a serious question, advice naman or idea, anong course ang line sa math for my daughter? Sabi kasi ng iba, wag daw accounting dahil mali daw yung paniniwala ng maraming math sa accounting. Di daw totoo. More on logic daw yun. What can you say? Thank you. So, first, sagutin natin yun. Una, dahil hindi ka nag-skip ng ads, so maraming salamat. Tatandaan ko tong Nazmireya na pangalan mo. Pag sumikat ako talaga, ikaw, Naz. Yeah. Speaking of artista, may nakita ka na ba dyang Hollywood stars? Meron. Pero nung ano pa yun, nung 2017 pa, tawag doon, kilala nyo si Chris Pine? Yun, nakita ko yun. Nakasabay ko pa sa CR. Sa CR talaga yun, no? Hindi ko siya kilala, sabay face lang. Tapos, paglabas ng men's toilet, parang pinagkaguluhan siya. Sabi ko na artista yun eh. Hindi ko alam by name, pero sabi ko, alam kong artista siya. So yun. Tapos nakita ko na rin si Jacob, si Taylor Lautner. Yan. Sino pa? Sabi niya dito, Blacklist at New Amsterdam. Sige, i-check out ko yun. Ang pinapanood ko kasi ngayon, pero patapos ko na yung Warrior. If yung ano, yung Black community, meron silang Black Panther. Tayong mga Asian, if Asian ka, palamang Asian, kung naiintindi mo yung Tagalog ko eh. Panoorin niyo yung Warrior, highly recommended. Promise, sobrang ganda talaga. Hindi sponsored, syempre, pero sabi ko sa inyo, yung pinakinakadigan kong series ngayon, Warrior, promise, hindi kayo magsisisi, panoorin nyo. Advice naman or idea, anong course ang line sa math? Okay yung accountancy kasi puro math talaga yun. Totoo, yung sinasabi ng iba na more on logic kasi yung accounting naman,
kung titignan mo, talagang basic ano lang siya, arithmetic eh, plus, minus, times, divide, di ba? Pero gagamitan mo talaga ng utak. I remember yung mga exam ko dati sa accounting, di ba, multiple choice. Ganyan, alam to ng mga accounting student. Multiple choice ha. Kahit anong compute mo sa calculator, lalabas at lalabas yung A, B, C, D. So, hindi mo siya, ano, hindi mo siya maduduga na kung ano yung na-compute mo, tapos lumabas, yun yung sagot. Hindi, kasi halos lahat yun, maski anong laro-laro mo sa number, yun yung lalabas sa sagot. Anyway, so ano bang, ano, okay naman yung accountancy. Kung ayaw niya ng talagang madugong math, I would prefer mga finance, business ad, marketing, may mga numbers din yun, di ba? Pero, nasa ano, nasa corporate, finance, ganun, industry, may accounting, pero may math din, alam mo yan, ang gulo na explanation. Pero yun, kung ayaw niya ng madugong computan, mga ano lang, pakit-pakyot, like finance, business ad, parang yung course ko. So yun, sana nasagot ko tanong mo, no? Comment ka lang ulit, I'd be happy to answer. Next is JL air fryer. Bro, about pala sa gastos sa kainan, depende kasi sa kung ano at gaano karami ang orders. Kami kasi 2.5 kasi may baby, so 1.5. Hi baby Melody, I miss you. Kami pero halos ganun din nagagastos namin pag sa mga fancy restaurant, mga 100 to 200, kami 200 plus din. So ganun guys, kapag huwag niyong i-convert, like $100 is $5,000, $200 is $10,000. Well, pwede, pero basta pag nandito ka na, nag-earn ka na ng dollars, huwag mo na i-compare kasi dollar na ina-earn mo, tapos dollars na rin yung ginagastos mo. Pero kapag traveler ka, like nung travel pa lang ako sa Pilipinas, ay, nag-travel pa lang ako sa ibang bansa nung nasa Pilipinas pa lang ako, yun, pwede tayo mag-convert kasi ang pinambibili natin galing sa peso, di ba? I mean, peso, tapos bumibili tayo ng dollars or kung ano mong currency. About popcorn naman, Garrett Popcorn ng Chicago Staple Popcorn. I know, so guys, kung pupunta kayo dito, tama si JL, Garrett Popcorn, sikat na sikat yun dito. So para sang pag pumunta ka na Cebu, kailangan mo ng sibulit yun. Try mo yung 7D na dried mangoes, di ba? Dito, Chicago, yung Chicago hotdog, yung Portillo's, ano pa ba? Deep dish pizza or itong Garrett Popcorn. Grabe ang sarap ng popcorns nila doon. Recommended talaga. Sorry, giniginaw na ako eh. Oo, ikaw po magsalita. Ito na bro, road to 1 million subscribers na to. I hope so. Manalig lang tayo. By the way, size 10.5 pro ah. Kahit taga rito ka din. Just kidding. So yun, Pasko, sige. Next is Mabelco. Excited na kami sa pinagandahan mo, Sir Vince. Sana ma-excite nga kayo. This month yun, basta malalaman nyo na lang. Wala bang sneak peek dyan? Meron! Siguro mga 2 weeks from now. Sige, pero sana talaga mag-post. Bago ko i-upload. Naka-ready na yung video, pero hindi ko siya i-upload until mag-go talaga para sigurado. Wow, artist tayo na level mo now! Keep safe po, present here. Thank you, Mabel. Appreciate it. Notes Softy. Open na po ba lahat ng stores, including banks and remittances in downtown Chicago? Open sila, pero karamihan, yun nga, skeletal system. Ang konti lang ng employees. Yung mga ano ha, nagsiserve sa customers, like mga restaurant, sobrang bilang na bilang lang. Tapos, karamihan hindi pwede walk-in, karamihan kailangan reservation. Kasi mga banks naman, bukas din siya. Pero ganun, social distancing, and then remittances, hindi ko alam, pero pwede mo sa online, diba? Next is Randy Ibanez, Smileys and Tinood. Ano may Tinood? Talaga. Next is Hi, It's Me. Yun o, nasa intro pa ako. Ay wait, yung mask ko nililipad. Next is Hi, It's Me. Yun o, nasa intro pa ako. Salamat. Pero ang totoo, nagbubukas na lang ako ng YouTube because of Vince. Kimi no toriko ni natte shi Nox. Salamat, Hi, It's Me. Grabe man. Huwag ganun, galip. Madali, ano ko eh. Madali ako maniwala eh. Patola ako eh. Heist. Huwag niyo ko paasahin. Ano ba yun? Ang lamig, grabe. Wait nga. Bibilis ako na. Jericho Dizon, okay yan, idol. Baka gagawin ka ng reporter. Oo nga eh, no? Gaganito na ako. Ano ba yung ano sa ABS? Yung ano?
Vince Leonardo, Chicago, nagpapatrol. Ganun ba yun? Paano ba yun? Vince Leonardo, nagpapatrol mula Chicago, Illinois. Di bagay. Di bagay. Parang ano ako, pang, parang hindi ko kayo mag-seryoso. Vince Leonardo, nagpapatrol mula Chicago, Illinois, USA. Joke! Okay, game. Next. Iken 13. Congrats po, sakit sa ilong. Nosebleed. Justin Ocampo, thanks po sa answer, Kuya Vince. More subs to come. Thank you so much, Justin. Sana nga. Next is Mr. Adobo Reckless. Present, sir. Ano po pwede ko gawin after J1 para makabalik or makapag-stay sa US? Makabalik or makapag-stay? You mean nasa Pilipinas ka na? Kasi kung nandito ka pa, alam ko pwede siyang i-extend. If nasa Pilipinas ka, makabalik ang makapag-stay. Kung tourist, edi mag-apply ka ng tourist visa. Feeling ko yun yung pinakamabilis. Pero yun nga, pag tourist visa, hindi ka pwede mag-stay ng sobrang tagal. Like, 6 months lang yata. Next is Vincent Cano. Welcome Kuya Vince, Tropa Pits! More vlogs po para more tambay pa sa channel mo. Sa totoo lang, kaya ako lagi nagko-comment kasi napapansin nyo. Grabe! Oo, papansin ko naman. Di gaya ng ibang vlogger dyan. Joke! Basta more vlogs at hinahinay sa pag-coke, baka magka-diabetes. Diabetes. Baka daw magka-diabetes. Oo nga, salamat sa paalala. Grabe, oo, kung hanggat kaya ko pa, magko-comment ako na magko-comment. Grabe, pag hindi nagko-comment, hindi ka na manonood ng YouTube. Grabe naman. Joke. Next, Timothy Amon Villegas. Yung kapatid ni Morissette Amon. Joke. Dami mong stock coke, boss. Nakakatemp ubusin yan. Parang pag ganyan. Totoo, di ba? The more na marami, parang may at may sarap inumin. Buti nga coke, hindi beer eh. Beer pala sa off-cam eh, no? Hindi nyo alam beer yung ininom ko off-cam. Next is Kenneth De La Luna. Ano LT? Lorna Tolentino. Ano LT? Yung paggagaya mo kay Tito Boy, Kuya Vince. Pa-shoutout po. Shout out to oy kay Jan, yung mga nakatira dyan. Mag-shout out nga ako kay, ano, kay Kenneth De La Luna. Oy, say hi. Ayan, nag-hi na sila sa'yo. Harold Badwa. Wow, ibang level ka na Kuya Vince, push mo yan. Kaabang-abang, thank you, more vlogs pa. Pag may chance kami, pasyalan ka namin dyan. Uy, please, sige. Stay safe, size 9 pala. Yun pala yun, meron palang pakay. Oh, bisitahin nyo ako, paswab muna kayo. Paano muna kayo? Paswab muna. Joke lang, pero sige, kapag safe na. Next is Noelito Dynasty. Dynasty? Hi po Kuya Vince, tanong ko lang po, nakakaranas ka rin po ba ng racism dyan sa US dahil Asian ka? Kung oo man po, gaano kadalas? Thanks in advance, waiting for your answer. Nasagot ko na to sa ibang vlog, pero sige, dahil kaya ko pa naman sagutin ulit. Noelito, oo, na-experience ko na once na talagang directly sa akin. Yun nga, nasa bus ako nun. May isang babae na nakatingin sa akin na masama, tapos yung jacket niya na hanggang mukha, ginanon niya, tapos tumayo siya, umalis siya, lumipat siya, tapos lahat ng tao parang na-feel bad para sa akin kasi ako lang yung nakatayo sa harap niya eh, kasi that time, standing lahat. Uwian yun. Yun yung kasagsagan na magla-lockdown pa lang. So, hindi pa sa lockdown. Hindi pa nakamask nga yung mga tao nun eh. So, nung nakita niya na Asian guy, nakatayo sa harap niya, kabilang standing nga, matandang babae na eh. Gumanon siya, tapos masama ng tingin niya. Tapos nag-excuse, akala ko naman kasi bababa na siya, pero hindi. Umano siya, lumipat siya na upuan, tapos tinanggal niya yung cover niya sa mukha niya, di ba? Respeto, di ba? Bastusan. Joke lang, pero okay lang. Pero wala pa namang ginawa sa akin, wala namang ginagawa sa akin matindi na yung parang nakikita niyo sa mga video. Sana hindi naman kasi kung ganun, lalaban talaga ako, swear. Basta lagi ako may dalang ano eh. Sama, meron ako laging dalang sandata. Para sure. Tsaka ito, camera, palagi ko handa kasi para ma-capture ko. Kung meron mang karumal-dumal. Noelito, new subscriber, thank you so much. Maraming salamat talaga. Vincent Luis Ocampo, hi Sir Vince, watching from Pampanga. Mekeni! Ano pa ba yung mga, yun na talaga alam ko. Hello sa mga kapampangan dyan. If you only earn $2,500 per month and you don't have relatives in the US, paano po kaya makakasurvive sa rent and other expenses? Ang gandang tanong. Paano nga ba? Wait, simula ko na maglakad kasi parang ang dilim na guys. Isang ikot, habang ano, isang ikot na lang. Ay kaso hindi ako pwede mag... Wala pala akong mask. Kung na... Ito na lang. Paano makakasurvive? Kung 2.5, tapos nandito ka sa amin sa Illinois, magkano yung 2.5 per hour? Kung 2.5 per month, sige, compute natin ha. Kung 2.5 ka per month, tapos
twice a month ka nag sumisweldo, 'di ba? 15:30 normally ganoon naman talaga. So divided by 2, tingnan ko lang ako magkano per hour. So yun yung 2 weeks. Kasi dalawang beses sumisweldo. I mean every week 'di ba 40 hours. So 80 hours. Divide natin by 80 para makuha natin yung per hour mo. So ang sweldo mo ay sinabi ko sa mga tao yun. Ang sweldo mo ay $15 per hour. Per hour. Feeling ko kaya sa basta titira ka sa suburb. Dito sa Chicago, yung per hour salary, salary per hour, I mean minimum wage is 14. Sa ay 14 or 15 yata. Check natin, hindi ko sure. Ayan, Chicago minimum wage, papakita ko sa inyo. Ha? Kita nyo ba? Dito 14 per hour sa Chicago. City kasi to. Pero kapag ano, buong Illinois, buong state, syempre kasama doon yung mga suburb. Ayan, tingnan natin buong Illinois, ah. 11. So if you are making $15 per hour, $15.60, ano ka, above minimum ka naman. So marami ditong minimum wager, pero nabubuhay naman, may anak pa, may pamilya, nagbabayad ng mga bills. So I guess 15 per hour, tapos kung above average ka, depende nga sa state, no. Kapag nandito ko sa Illinois, okay yang 15.60. So mabubuhay ka, huwag kang mag-alala. Pero siguro kung nasa California, tapos nasa city ka, depende, kasi meron part ng California na $9 lang yung minimum eh. Meron ding part ng Cali, like sa San Jose yata, 15 yata, if I'm not mistaken, hindi ko na i-google, no. Kasi sobrang tagal na ng video. Comment down below sa ang state ka. So yun, sa mga curious, it all depends kung nasa ang state ka talaga at sa ang city ka. Kasi depende yun eh, hindi naman, I mean yung minimum wage. Alright, babalik muna ako, no. Itutuloy ko yung mga tanong doon sa bahay kasi sobrang madilim na. Alam mo yun. Or habang naglalakad, total medyo malapit naman na tayo matapos. Next is Edward Encarnate. Si Encarnate ulit. Encantada. Okay ba pala? Ano po, Lods, immigrant visa po? Ha? Anong tanong ba yun? Immigrant visa, EB3. So, yun yung tanong mo. EB3 yung type ng visa. Immigrant. Green card, di ba? Green card holder. Lalakad lang muna ako pabalik, guys. Tapos, papakita ko sa inyo. Doon na lang ako sa lobby namin sa building. Sa condo. Oh, condo. Dito hindi tinatawag na condo. Hindi ganun. Ang tawag dito ay, sorry na ano ko yun, na conscious ako. Naangsos ako actually kapag naglalakad ako mag-isa. Tapos, iniisip ko palagi may nakasunod ako sa likod. Anyway, bilang kakapanood ko ng mga racism videos. At least handa ako, di ba? Ayan. Anyway, yun na nga. Ang lamig. Naninigas na nga rin yung kamay ko. Paano ko lalaban ito kapag... Joke. Lamig. Wait nga. Alright, wait lang. Kita kits. Ayun na nga guys. Nandito na ako sa loob ng apartment, ng building. Ayan. So, ito yung parang media room. Wow, di ba? May pa-TV. Ito yung game room or entertainment room din. So, ito kaming pool. If you wanna check out yung home tour ko, meron na ako nun. Scroll nyo lang yung ano, yung playlist dito sa channel. Ayan, next is Mingming. Kuya Vince, mahirap po ba makakuha ng trabaho dyan? Pag chef, kukunin mo. Hindi ko masabing mahirap kasi marami na mga restaurants dito. So, meron ka bang experience? Yun yung palagi yung sinasabi, kung may experience ka, yun yung magiging panlaban mo. Pili ko mahirapan ka kapag wala ka pa experience talaga. Next is Rhea. Hello sir, processing na po yung immigrant visa ko as of now, pero third year accountancy, second sem na ako. By the time na ma-approve siguro yung visa ko, sana bago mag-March. Okay lang po ba na doon ko natapusin yung remaining time ko sa college? Since doon naman ako titira and magtatrabaho in the future, maraming salamat po. So, for me, pwedeng-pwede siya. So, ayun nga, there's such thing as international students. If you're planning to move here para mag-aral, tapos hindi mo patapos, again, kailangan mo ipa-evaluate yung... Ano matawag doon? TOR? Kasi diba pag alis ka, pwede ka mag-request ng TOR from the school. And then, i-evaluate yun para maging legit document. So yun, to answer your question, pwede ka mag-aral dito. Pwede mo ituloy dito actually. Pero don't expect makikredit lahat ng courses or yung mga subjects na natapos mo. Again, yung hindi ko pala na-mention, yung pag-evaluate para kasi pag-credit nung, ano yun, nung mga subjects na na-take mo. So yun. You're welcome. Maraming salamat daw. Thank you. I hope I answered your question, Rhea. Next is Zarina. It's me again.
Kuya Vince, testing lang. Paano mo i-convince ang isang tao na mag-migrate sa US? Magandang tanong ulit. Kasi sa ngayon, ayaw niya talaga. Plano ko kasi ipetition siya kung sakaling kami na talaga forever. Arte ko. Magandang tanong yan. Sige, share ko na lang din yung story ko, Zarina. Medyo similar. So, yung wife ko before, siya talaga yung, ano, di ba, push dito kasi nurse siya. So, alam naman natin, karamihan ng nurses gusto pumunta ng ibang bansa, di ba? Example, America. Siya, dati, well, alam niyo naman na yung American dream ko talaga simula pagkabata. Tapos, parang medyo nawala siya habang lumalaki ako hanggat simula ako mag-work. Medyo nawala yun kasi sabi ko dati, okay na ako dito sa Pilipinas, parang stable naman yung job ko, okay naman yung kinikita ko. Pero nung 2015, nag-try mag-vacation yung wife ko, well, girlfriend ko pa lang siya that time, nag-try siya mag-vacation dito sa US. So, nainggit ako, kita ko, ang ganda pala talaga sa US, ganyan-ganyan. So, nung 2016, nag-try ako mag-apply ng US visa, na deny ako. So, nung first time na na-deny ako, parang ayoko na. Sabi ko, ano ba yan? Ayoko na. Parang grabe naman. Ayoko papuntahin ng US. Di ba mga ganun? Alam niyo yung feeling yan. Alam niyo yung feeling ng mga, di ba yung mga na-deny dyan, yung mga viewers? Alam niyo yung feeling. So, come 2017, nag-try ulit ako kasi sabi ng girlfriend ko na asawa ko na ngayon. Try ko daw ulit. So, nung second try ko nga, pumasa na ako. So, thankful. Anyway, going back to your question, na-convince ako ng wife ko na mag-move kami dito, mag-migrate kami dito. Kasi nga, makakatulong din naman sa family. At para sa future na rin namin, kasi alam naman natin na this is the land of opportunity. Yung future namin, iniisip namin, mas okay dito talaga, to be honest. Yun nga lang, malungkot minsan kasi syempre yung friends, family nasa Philippines, pero it is how it is. Hindi naman titigil yung mundo, di ba? So, kailangan kumayod. Ang lungkot. So, sa boyfriend mo, paano mo siya i-convince? Sabihin mo sa kanya, dalawa naman kayo dun. Hindi naman nyo iiwan yung isa't isa. Tapos, para sa future nyo yung dalawa. Diba? Makakatulong kayo, magiging maganda yung future nyo. Tapos, matutulungan nyo rin yung pamilya nyo dyan sa Pilipinas. Totoo, seryoso. Ito, seryosong usapan to. At liliit yung pores nyo kasi malamig dito. So, next is Angelina Herrera. Thank you for the hearts. Next, Maray Quarta. Haha, mahal yung nanang Coke. Naalala ko nung bago pala ako dito. 250 per case lang yan. Grabe, talaga ba? Ang mga scammer na yan, karamihan sa kanila pag ibang bansa target nila ang US kasi dollar. At marami ang uto-uto dito kung magpapaaral ka dito sa US. Be ready to spend 20,000 per semester. At pag college naman, at least 50K to 200,000 per sem. Grabe naman. Good, how are you? I'm in Elsinore. Maraming scammer. Oo, sa, diba? Maraming scammer talaga. Nung unang dating ko rin dito, ang dami talagang tatry tumawag sa'yo, convince ka loan daw, ganyan, babala credit card. Huwag mong kakagatin kasi nagpifish lang na information yun. Next, so sabi naman dito, kung magpapaaral ka dito sa US, be ready to spend 20,000 per sem. At pag college naman, 50K to 200K per sem. Totoo. Meron ba kayo mga kilala or kapamilya na umuwi ng Pilipinas para mag-college? Ako marami, marami ako kailangan ganun kasi mahal. Mahal ang college dito, lalo actually college. Kung gusto mo medyo makatipid-tipid ng konti, doon ka sa public school na pag middle school kapag yung mga bababa pa, pero kapag college, yun, walang libreng college, guys. Maski yata scholar may binabayaran, ang alam ko. Next is Zaira Denise. Kuya Vince! Thank you sa pagsagot and pag-mention. Watching during duty sa hospital. Uy, grabe, baka mapagalitan ka dahil sa akin. Pero salamat. Next, sabi niya, graveyard at benign naman kaya nakaantabay ako. Thank you. So, ganon. Pero kapag hindi benign, kapag toxic. Bless you. So, yun. Pag benign, G. Pero kapag toxic ang work, wag. Thank you po ulit, Kuya Vince. Praying for our new project. Thank you so much. Sana talaga maraming project. Pero sige, share ko na, guys. Today, di ba meron niya ABS-CBN? Actually, TFC. Well, ABS, isa lang naman din yun sila. TFC. Tapos today, iba na naman meron. Oh my God. Nag-reach out yung nag-email din. So, ay, wait, ano was na? 6:14 PM na. 8:30 meron akong meeting with
Ay, going back to Zaira, Denise, sabi niya, good luck and God bless, road to 1 episode. Salamat, hindi ko nabasa yung part na yun. Next, what required ito ulit? Base experience ko ang Amerika ay hindi dreamland. Hehe. Una, ang daming ignorante dito. Pangalawa, trabaho, mas maganda pa sa Europe. Hindi priority ang work, mas priority ang buhay ng isang tao. Pangatlo, well, true. Dito, tama nga yung sinasabi ng mga kilala ko dati, dito puro trabaho lang. Totoo, puro lang trabaho. Nakakamiss yung tambayan sa Pilipinas, yung sobrang chill lang mga tao. Yun yung nakakamiss. Pero, hindi, adulting eh. I mean, para sa future, kaya kailangan gawin, di ba? Yung mga, sabi niya, pangatlo, yung mga mall nila ang papangit compare sa Pilipinas. Ang maganda lang sa Amerika ay dollar ang kinikita dito. Totoo, alam niyo ba yung mga mall dito? Una kong pantin, sabi ko bakit walang tao? Yung mga mall dito hindi tinatambayan, di ba sa MOA? Or sa kahit anong mall, Trinoma? Grabe yung mga tao, sobrang dito. Yung mga tao hindi tumatambay sa mall. Sabagay, malamig naman kasi dito eh. Sa Pilipinas, nakatambay mga tao sa mall kasi para palamig, di ba? So, iba-iba dito. Dito, tawak na lang ng mall para may bilin lang talaga. O si Batagan. Tip, kung trip mo magbakasyon at nakatira ka sa US, mas maganda magbakasyon ka na lang sa Europe kasi mas mura compare magbakasyon ka sa ibang state dito sa US. Kaya ako pag nagbakasyon, London, Paris, Italy, Greece at ang aking pinupuntahan. Grabe, sana all, di ba? Grabe mo, waray kwarta, sama mo naman kami. Next, George Bao. Thank you po. You're welcome. Next is John Lester Alcaide. Well, kuya, ikaw pa, B. Ikaw pa, B. Ano to, SK? By the way, pa-shoutout na din po. It always take. Hindi akong pwede mag-shoutout kasi may mga nag-aaral. Pero isa-shoutout na lang kita. Sasabihin ko, shoutout to John Lester Oxon Alcaide. Shoutout to you, bro. Yan. Next is Colleen Makiling. Hello, Kuya Vince. Tanong lang, out of the blue. Why is that nakakaganda or guwapo yung hangin dyan or sa ibang bansa? Nakakainis. Naturally yung hangin. Ang unfair. Gets ko yung sinasabi mo. Naalala ko nung nasa Pilipinas pa lang ako. Tapos yung mga pinsan ko or mga tropa ko na nandito. Pag nagpipicture, tapos walang filter. Ang ganda ng effect eh, no? Nakakaliit ng pores. Parang kinis, ganyan. Which is true. Alam niyo yung ang sarap. Ang sarap talaga. Kasi unang-una guys, dito bawal yung mausok na ano, bawal yung smoke belching. Huwilihin ka talaga. Dito walang yung smoke belching. Makikita mo kapag lalo pag winter, kapag nakuon yung heater ng kotse, ang usok na lumalabas sa, tawag dito sa tambocho, sa tambuch. Tambuch? Ano ba yung isang tambocho? Exhaust. Tama ba? So, lumalabas sa tambocho, puti. As in literal puti. Hindi itim. Kasi yun yung ano, galing sa heater. Pero kapag hindi naka-on yung heater, normal na kotse, walang usok. Dito sa amin sa Chicago, ha? Hindi ko alam sa ibang state, baka meron din, joke lang. So yun, totoo yun, Colleen. Ang tawag doon, maganda yung camera, yung hangin, nakakaganda, nakakapogi. So yun. By the way, ingat always po, lalo na ngayon, na nag-i-increase yung anti-Asian hate crimes. Nilakasan, para marinig. Anti-Asian hate crimes daw dyan. God bless and stay warm. Totoo, thank you. Mag-iingat ako, palagi may dalang siyang data. Nakatago siya, hindi ka mapakita. Next, Mark Maceda. Kuya Vince, mahirap po ba makahanap ng trabaho dyan? Gusto po kasi pumunta dyan. Thank you po sa pagsagot. Ano ba? Mahirap ba? Depende. Ano bang course mo, Mark Maceda? Panoorin mo yung mga previous videos ko na sagot ko na to kung mahirap ba, paano ko nakahanap ng work. Pero gusto ko malaman muna anong klaseng work ba yung gusto mo. Pero if since tinatanong mo ako mahirap ba makahanap ng work, watch my previous videos. Pero to make the long story short, hindi madali maghanap ng trabaho pero hindi ganun kahirap. So sucks lang. Gets mo na yun. Dali, sakto lang. Next, Kim Crisostomo. Size 11 lang. Ayan, yan tayo. Mag 1M yan, lapit na. Uy, alam mo pag nag 1M talaga akong papasapatos ako. Seryoso. No joke, sa mga nanghihina sapatos dito pag nag 1M ako. Pero matagal pa yun guys, so huwag muna kayo mag-expect. Hindi ko nga rin alam kung darating pa yun. Pero positive, ding positive. More contents lang, di naman kami nag-skip ng ads eh. Joke. Uy, salamat talaga. Sa mga hindi talaga nag-skip, gaya nyo, Kim, brother, salamat. Thought sa vaccine pre, share naman. Sige, ito sabihin ko yung vaccine. Noong una, di ba ang dami nating naririnig na hesitant na mag-take ng vaccine. Ang gusto kong malaman yun guys, I mean, personal opinion ko lang to ha.
bakit kayo nag-hesitate? Eh, ginawa nga yung vaccine para makatulong sa atin. Naalala nyo ba yung tawag dito, Spanish flu? HIV? Ano pa ba yung mga previously walang vaccine? Pero today, meron ng vaccine, di ba? So, tingnan nyo yung sa mga flu na yan, dati deadly. Pero ngayon, sobrang ano na, nakatulong siya, as in totally. I mean, yun na lang, sabi nga nila, history repeats itself. Dati, ano ba yun? Yun ngayon, HIV. Well, hindi, walang cure, pero merong gamot para yung mga may HIV normal na nabubuhay. Minsan nga mas mahaba pa yung buhay nila kaysa sa mga ano eh, normal na tao. I mean, normal na tao, yung mga walang sakit actually. Next is, yun nga, sa Spanish flu. Or yung anumang flu yun, kung anumang flu. Nagawa ng vaccine, ngayon parang normal na. Diba? Hindi talaga siya totally na-cure. Nasa sistema mo na siya, pero gaya niyang COVID. May vaccine, sabi nga nila, diba, yung Pfizer, ilan ba, 90%+ yung effectivity, efficacy, whatever. Yun. So kung ako yung tatanungin nyo, kung ako, magte-take talaga ako. Wala pa akong schedule, pero naka-receive na ako ng notification sa email na mag-ready na daw ako kasi yung insurance ko, yung HMO nga, email yata ako anytime pag may schedule na for me. Ganun dito sa America, very organized, yung maganda naman. So, inuuna nila yung mga frontliner, syempre, tsaka yung mga, if I'm not mistaken, yung mga bata yata eh, yung mga nagsa-school. So, yun nga, mga medical frontliners, healthcare workers, yung mga ganun. Ako wala pa, pero to answer your question, magti-take ako ng vaccine. In-encourage ko rin kayo kasi, for me, I mean, naniniwala ako dun sa vaccine. Next is Mark Kevin. Happy birthday, idol. Salamat, Mark Kevin. Ikaw ba yung comment sa ano? Sa Facebook? Ay, sa Instagram ba? Sa Facebook. Maraming salamat. Nakita. Wish you all the best. Grabe. Ikaw lang yung nag-happy birthday sa akin sa dito. Joke lang. More sa Tukam, idol. Thank you ulit, Mark Kevin. Pa-t-shirt ka naman, idol. Kahit yung Chicago Bulls number 8. Joke lang po, idol. Grabe, idol. Ang bibigay ko sa iyo yung t-shirt ng RTIA, yung kay Sir Rapi. God bless you and your family. Thank you so much. Appreciate it. Promise, kapag medyo nakaluwag-luwag at talaga nag-1M, giveaway, diba? Okay, mag-alala. Darating tayo dyan. Pamela Marie Olesco. Shoutout naman, Kuya Bates. Hoy, Pam, tigilan mo ko dyan. Joke lang. So, si Pam, ito, kababata ko to. Doon sa Paranaque. Shoutout naman dyan, Pamela Olesco. Mahabang shoutout. So, yung Pam. Sorry, hindi ako makakashout talaga, pero shoutout to Pam. To Pamela, Pamela, and your family, and your amazing kids. Regards to your hubby, Angelina Herrera ulit present. Last but not least, Deshi Versus. Pahingay muna ng coke. Ba't ganun? Ito naman si Days. Best friend ko to. Isa to sa mga... lahat kasi best friend ko. Universal friend. Best friend ko to si Days. Best friends. Marami sila. Ito si Desh. Deshi. Best friend namin to ni Ryza. So, nung college, madalas kami tatlo magkakasama. Si, kung kilala nyo, sikat na vlogger sa Pilipinas. Ryza Kontawi. Ito si Desh Versus isa ng... kilalang financial advisor. Yan. Kung wala kayong insurance, if you're thinking about your future or your family's future, hindi mo alam lahat, doon tayo papunta. Kumuha kayo ng insurance kay Des. Des Versus. Ayan. Oy, Des, hindi to sponsored. Inano na kita, pinromote kita. Hindi, pero seryoso guys. Des, financial advisor. Can follow her on Instagram. Tama. O, tama diba Instagram? Gusto mo ng coke, Des? Sige. Marami namang coke dyan. Nangyayin pa. Ba't ganun? So, guys, yun lang for today. Sa mga susunod dito, kapag hindi pala kayo umabot sa mga videos, kapag hindi kayo umabot sa, if you didn't make the cut, wow. Kapag hindi kayo umabot dun sa video at na-upload ko na, i-comment nyo ulit dun sa next video para masagot ko, okay? If umabot ka sa part na to, if you're still watching this far, maraming salamat. Na-appreciate ko. Ang haba nitong video kasi sobrang daming comments. Huwag na kayo mag-comment para wala akong sasagutin. Joke lang. Ang weird niya. Ako yung klase ng vlogger na, guys, huwag kayo mag-comment. Diba sinasabi? Like, comment, subscribe. Like, don't comment, but subscribe. Ganyan. So guys, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. Makakatulong talaga siya ng marami sa akin.
Kanya. Sa inyo rin future kasi pag naka 1 million ako, mamimigay ako ng maraming secret. Basta yun. Malayo pa tayo doon pero in-anticipate ko na. Feeling. So, yun. Again, maraming salamat sa panonood. Don't forget to follow me on Instagram and in my socials, whatever, andyan sa baba. Flash on your screen. So, that's it for today, guys. It has been Vince, nagpapatrol, Chicago, Illinois, USA. See you on my next video. Bye.